Good evening po sa inyo lahat. Ako po si Christian Esguera at welcome po sa ating episode ngayong gabi ng ating Facts First Podcast. As always, maraming salamat po sa patuloy niyo pong pagsuporta dito po sa ating programa. Pasensya na po kayo. Late po tayo nag-start ngayon. No? Meron po akong mga tinapos. Pagpaumanhin niyo na po. Pero napaka-importante po ng topic natin tonight, December 11, kung nakikita nyo, nakalagay dito yung ang topic natin, pag-uusapan po natin yung latest incident dyan po sa malapit sa Ayungin Shoal at saka dyan po sa Scarborough Shoal o yung pong tinatawag na Bajo de Masinloc. Pinag-uusapan po natin dito yung ating sariling West Philippine Sea, sariling nating katubigan, sariling nating teritoryo, pero patuloy po yung pangaharas ng Chinese Coast Guard and Chinese maritime militia vessels sa mga sarili po nating mga vessels. Kasama na po rito yung ating mga mangisda. Yan po yung pag-uusapan natin ngayon. Paano ba matitigil itong pambubuli, pangaharas at pang-aatake so far gamit po ang water cannons nitong Chinese Coast Guard? Ano ba yung mga pwedeng gawin? So, kausapin po natin na isang eksperto pagdating po rito, no? I hope maraming maganda yung feedback lagi pag guest natin siya dahil talaga namang malalim yung discussion galing sa kanya, no? So I'd like to welcome to our program, siya po ang ay dating Rear Admiral ng Philippine Navy. I'd like to welcome again to our program si retired Navy Rear Admiral Romel Jude Ong. Magandang gabi po, sir, and thank you for joining us tonight dito po sa Facts First. Good evening, Christian, and good evening to your followers as well. Okay, sige sir, pag-usapan natin to, no? Dalawang insidente po, no? Tama ba? Malapit sa Ayungin Shoal, isa naman sa Scarborough Shoal. So, what are the facts so far that we have established? Yung water cannon incident, what else? Well, yung sa Scarborough Shoal, apparently ginamit yung water cannon. And based dun sa report sa media, ginamit din yung what we call long-range acoustic device, okay? Dito sa Scarborough Shoal. Then dito sa Ayungin, what was employed was yung, again, water cannon and merong deliberate ramming, although calibrated naman yung ramming of one of the supply boats. So yun, no? Pag isa-isahin natin. No? Ito po kasi gusto kong tumbukin. Alam natin yung Chinese Gray Zone Operations and mamaya papaliwanag po yan ni Rear Admiral. Pero dito ba sa ginagawa ng China, ano ba yung limits nito? Ano ba yung mga pwedeng gamitin at hindi gamitin para hindi naman umabot doon sa tinatawag na kinetic confrontation? Sa inyo ko na dinigyan yung kinetic. Paki-explain nga po. Okay, so far lahat ng ginamit ng China na coercive tactics papasok pa rin sa non-kinetic measure. Meaning, there was no deadly force use, meaning yung normally mga barrel o weapon system na nakakamatay ng tao. Hindi pa tayo umabot doon sa level ng escalation na yon. So this yung lahat ng so far na ginamit nila is within the parameters of what we call non-lethal o non-kinetic measures. Okay, non-lethal, non-kinetic. Pero syempre, meron pa rin yung damage as we've seen, no? So sabi nyo nga, dun sa Ayungin incident, calibrated ramming. In short, binangga yung ating Philippine vessel. So this is allowed? Bangga-banggain yung vessels? Nasa realm pa rin siya ng sa rules of engagement, pwede pa rin. Pero, Christian, I'm going to introduce another term, okay, this evening. We use the term mission kill. Okay. Mission kill. What's mission that? Mission kill. That means hindi ka gumamit ng puwersa na dahas, ibig sabihin walang namatay na tao o walang namatay na mandaragat. Pero yung measures na ginamit mo was employed to such extent hindi na mape-perform ng kabilang side yung mission niya. So ang term dun is mission kill. For example, yung sa Scarborough Shoal, affected yung kanyang navigation tsaka communication system. Okay? So kung na damage mo yon, that means bulag na yung barko at wala na rin siyang communication sa Manila o sa Zambales. So yung basically isolated na yung barko. Okay? So hindi na niya mape-perform yung mission niya. Okay.
Na kung titingnan natin dito naman sa Ayuminchol, yung isang supply boat na ginamit nila, yung I think it is yung Kalayaan. Okay? Merong propulsion damage, meaning hinila na siya, tinow na siya pauwi ng Palawan eh. Ibig sabihin, wala na siyang capacity to tumakbo mag-isa on its own power. So, papasok pa rin yan sa mission kill. Ibig sabihin, hindi na niya ma-perform yung mission niya. Okay? Now, in the case of the sa Ayuminchol, yung Kalayaan, medyo pag I would presume i-re-repair yun. That means, hindi mo na siya magagamit for yung succeeding may supply runs. Okay? And I think yung isang supply boat din, yung isang Unaysa May, I forgot which one, yung one or two. Unaysa One. Unaysa One. Meron siyang damage din. Okay? So that means, dalawa of the three supply boats na ginagamit natin, yung dalawa, medyo igagrahe mo na. Kasi kailangan na mag-repair eh. That means, isa na lang yung naiiwan na supply boat. So essentially, yun ito, papasok siya sa mission kill. Hindi mo na hindi na nila mape-perform yung mission nila. In short, pinilayan yung ating resupply mission capabilities. No. Ito po na, no, para lang mailagay natin sa tamang perspective, no. Learning experience itong mga nadidinig natin sa inyo, pero nagkasama tayo sa isang recent forum and I was really listening intently sa inyong presentation tungkol sa Chinese influence operations. I just don't want people to get lost dito sa discussion. Baka na entertain yung iba diyan, no. Uy, ganda yan, no, para movie. Let's establish the facts, no. Walang karapatan ang China na magpunta diyan sa Ayungin Shoal at saka diyan sa Scarborough Shoal. Tama po ba? Sa West Philippine Sea. That is correct. That pasok yan sa ating exclusive economic zone. So we exercise sovereign rights doon sa areas na yon sa Scarborough Shoal at saka sa Ayungin Shoal. Okay. When you say sovereign rights, tayo po yung may karapatan exclusively sa mga resources diyan, no? Sa laman ng tubig, nasa karagatan, tsaka doon sa ilalim. Tama po ba? Tama po yon. Okay. So ano lang, like we establish yung discussion na yun, kasi alam natin marami nagpapakalat ng fake information coming even from Filipinos, no? Yung mga makapiling nagkalat yan sa social media. So dun po sa mga viewers tsaka listeners, wala pong karapatan in the first place ang China dyan sa ating exclusive economic zone. Pero ito po yung ginagawa nila sa atin. Okay? So paki-explain nga po itong long-range acoustic device. Paano po ba ginagamit ito at ano po epekto nito, especially in the case of the Scarborough Shoal incident? Okay, yung long-range acoustic device is basically an audio device, meaning it's a true sound. Okay? I have not encountered that system, no? So I'm going with yung theoretical aspect ng system na yun. So ang pagkakaintindi ko dito, pag ito ay dinamage sa iyo, medyo magkakaroon ka ng ano, may disability, mayroong effect sa ano, sa pandinig mo. Okay? In the like manner, siguro ang pwede nating compare yung laser. Yung laser, pag tinamaan yung mata mo, mabubulag ka. Okay? In the case of yung long range acoustic device, maapektuhan yung pandinig mo to such a point na madidisorient ka. Okay? Okay. So sabi niyo, malinaw naman yan, no? Sa rules of engagement, hindi pa ito classified under yung mga kinetic measures or approaches. Ibig sabihin yung talaga nagbabakbakan na, no? Na firing guns at each other. Hindi pa doon. Pero paano po kung merong mapinsala in the process, let's say sa paggamit ng long-range acoustic device, talagang na-damage permanently yung isang tao, isang Pinoy, na nandun sa isang barko, o kaya dun sa paggamit nila ng tinatawag na calibrated ramming o yung calculated na pagbangga, merong namatay. O kaya dun sa pag-water cannon nila, let's say someone was hit and then thrown overboard, nuwara may man namatay, hindi lang na-injure, ano po yung mga pwedeng gawin? Well, ibang usapan na 'yon kasi nagkakaroon na ng meron nang napinsalan tao, kumbaga, meron nang naperwisyo. So papasok pa rin tayo ron sa hindi pa rin siya kasi weapon system per se ang ginamit eh. But of course, papasok na rito yung maghahain tayo ng reklamo and we will sue for damages. Okay? And I presume meron din diplomatic protest.
Ano, dahil pinag-uusapan naman natin yung limits ng pag-respond sa mga ganitong situation, binobomba tayo ng water cannons, binabangga yung mga vessels natin, and ginagamitan before, di ba, ng laser, tapos ito yung lately long-range acoustic device. Ibig sabihin, pwede rin natin itong gamitin sa kanila, tama po ba? At kung oo, do we have such capabilities naman ba? In theory, pwede. But as to meron tayong capability, I'm not sure. Kasi those are not normally, kumbaga sa Navy, those are equipment that are not carried by the Navy inventory. So I'm not familiar with yung current capabilities ng Coast Guard in terms of those systems. Pero I presume meron silang water cannon. But for yung long-range acoustic device, I'm not particularly sure kung meron silang of that type of equipment. Okay. So in short, dapat ba, paano ba dapat tayo mag-respond dito? Kasi obviously, sinasabi nila, may escalation. Obviously, may escalation, pero hindi naman galing sa Philippine side. Galing sa Chinese side. So how should we respond? Okay na ba yung laging ganito na nakikipaghabulan tayo? Or should we do something else aside from the diplomatic track? I'm not sure, Christian, no? Kasi lahat ng measures na pwede nating gawin, nakapwede naman, in the menu of options, lahat pwede namang gawin up to the level of kinetic. But ang ano dyan is, ano yung decision-making process, tsaka ano yung nakikintang end state ng ating mga pinuno. Kasi at the end of the day, sila magde-decide yan . Kung ano yung ano. But what I'm trying to say is lahat ng options available naman sa atin. Okay? Whether we escalate or de-escalate, that is within the realm of yung decision-making process natin. But whether pupunta tayo doon sa direction na yun, that depends on yung ano na, yung diskarte na ng ating mga pinuno, kung paano na saan nila dadalhin yun. Understood. Oo. Pero bilang isang analyst, for instance, tsaka dating Navy official, ano ba yung mga dapat nakikita nyo? Ano ba yung mga options na nakikita nyo na baka pwedeng explore para hindi lang itong cat and mouse game ang nakikita natin lagi? Ang nakita ko kasi, Christian, yung current posture natin is reactive. Okay. Current posture natin is reactive. Kumbaga, we depend on yung actions nila. And yung recent incident in the past few days, makikita rin natin yung limits ng approach na we just be transparent about it. Okay? So, medyo sa tingin ko kinakapos yun. So, what are the other options? Babalik tayo rin sa discourse natin noon. Number one, kulang yung ating presensya doon sa dagat natin. Okay? Hindi uubra yung susulpot lang tayo sa Scarborough Shoal o sa Ayungin Shoal. Kung meron tayong kailangan gawin doon, then uuwi na tayo. Okay? Kasi sila, nakita mo, alos nandun lang sila sa dagat sa ating iisid, paikot-ikot lang sila. Okay? Pangalawa, and this is a capability problem, no? Hindi ito masasolve. Kumbaga, pag capability problem siya, hindi mo siya masasolve within yung resources natin ngayon. Nakita natin yung nagko-converge na ngayon, yung kaya nila i-mass up. I think yung previous incident, they were able to mass up around 38 vessels. Yes, so. Okay. Dito sa Scarborough Shoal, nung recent incident, siguro more than 10. They were able to mass up. And similar for the yung recent Ayungin Shoal. So, meron dito yung tinatawag nating yung quantity. Meron kasabihan na quantity is a quality by itself. Meaning, yung numbers game, sa numbers game, talo tayo. Okay? Ngayon, yung resources available sa atin, hindi natin kayang i-match up yung numbers game na yun. Okay? So, ang challenge doon is, paano mo siya ngayon i-offset? Okay? Ano yung sistema o ano yung mekanismo na pwede mong i-offset yung tactical advantage ng kabila, which is mas marami sila and we're dealing with both the Navy, the Coast Guard nila, at saka yung militia. Okay? So that cannot be solved today or tomorrow kasi that needs to be planned out and that is
That means you have to develop yung capabilities na yun para ma-address yung problem na yun. Ito sir, magbabasa lang ako ng isang comment coming from one of our viewers. I think this is also reflective of the frustration of many Filipinos. Although naintindihan ko yung ano, yung nuances nung pinapaliwanag niyo, no. Naintindihan ko yan perfectly. Pero ito, hindi natin maiwasan yung mga kababayan natin na mag-isip ng ganito. Sabi niya, hindi ba sa ganitong response natin na pinapabayaan natin ng mga Chino na gawin sa atin ito, tayo ang lumalabas na nagte-trespass sa West Philippine Sea. Kasi sila na yung nagde-dictate kung anong gagawin sa atin sa sarili nating teritoryo. Galing po yan kay Mark Anthony Durante. Actually, classmate ko nung high school yan. Pero mainit siya sa issue na to. Okay. I would agree with yung comment nung ano nung follower no o nung classmate mo. And si Mark. It's one of the problems natin na hindi yun nga sinabi ko yung capabilities natin hindi sapat para para tapatan sila eh. Okay. So hindi rin naman sa tingin ko viable yung aasa tayo agad sa ating mga kaalyado. Okay? Kasi doon din tayo tinitira eh, yung sinasabing kaya kayo ganyan dahil sumusunod kayo sa interest ng mga kaalyado nyo, in this case America. So kailangan natin pakita na kaya natin tapatan yung ano nila, yung challenge na yon. Okay? Now, I think in previous discussion I mentioned about yung analogy ko, babalik ko na lang yung analogy about the basketball game. Okay? Hindi pwede tayong nagtatago sa bleacher eh. Kailangan lumabas tayo sa basketball court. Okay? And that means kung ano man yung limited resources natin, ibuhos na natin sa exclusive economic zone natin. Kasi right now, papitik-pitik lang tayo eh. Pupunta tayo ron, that gagawin yung mission and uwi na. Okay? So, unless we match yung presence nila, or at least try to match it within the limits of our resources, doon tayo pupunta sa parang, ano, tayo na yung parang bumibisita ron sa ating sarili, exclusive economic zone. At sila yun na may-ari. Yun nga eh. Parang ano yan eh, no? Yung meron tayong lupa, tayo may legal na karapatan doon, may titulo, pero hindi natin mapabakuran, no? Hindi natin mabisita, hindi natin mapatayuan ng bahay. So, merong squatter doon. Ayun yung China. Tama ba? Isang analogy yan eh. That's a better analogy. Meron po mga tao po doon sa property natin, hindi umaalis. Pag lumapit tayo, tapos mag-isa lang tayo, tataboy tayo. So, ang solusyon doon, magsama ka lang kasama mo para marami-rami kayo. Oh nga eh. So itong isa kasi na naiisip din ng iba 'to, no? Although isa rin, no. Isa rin sa mga options that comes to mind sa akin po personally. Marami namang mga allies na nagpapakita ng expressions of support lately, no. Actually para mas dumarami. Ito nga recently Sweden nagsalita na rin, no, in support of the Philippines at saka dun sa rule of law, UK, the usual, New Zealand, Japan, US, UK. Hindi ba option sa ngayon yung dito sa mga resupply missions, magpa-escort tayo dun sa ilan sa mga kaalyado natin? Pwede yon, pwede naman. In theory, pwede yon. Now, ang depende na lang yan kung nasa decision natin mga Pinoy kung papayagan nila. Kasi so far, I think, nagkaroon na tayo ng dalawa, yung tinatawag nilang cooperative maritime activities o parang joint operation sa dagat. Tsaka sa ating ipapawid. Okay? There was one with the United States, then another one with Australia. And this was only recent, fairly recent. So parang ini-start pa lang natin yung konsepto na to, ini-implement. Okay? Now, I presume that it, at some point it will gain traction, then magiging ano na, magiging madalas na yan at halos madalas lang pwedeng gawin. Okay? Makakatulong yun. Kung maga, again, babalik ako sa analogy ng basketball. Kung medyo kulang tayo sa height sa ating professional leagues, nag-i-import tayo ng medyo mayroong matangkad na ating basketball player. So dito, ganun yung analogy natin. Mag-i-import tayo ng ating mga mas matatangkad na players in this case. Oo, kumbaga may konting import sa panandalian kasi kulang na kulang tayo sa resources. Ang ganda ng analogy nyo. Kasi nga rin po, iniisip ko ganito, no? For instance,
eh, ongoing naman yung modernization ng ating AFP, pati ng ating Philippine Coast Guard. Pero, I don't know kung based on data, umabot na talaga tayo rin sa, laging luma yung concept na nagagamit ko ito kasi tumatak sa utak ko eh. Yung credible defense posture, yung tipong kaya mo man lang bigyan ng ano, bloody nose yung kalaban. Nandun na po ba tayo sa, ano, sa level na yon in the face of China? Medyo malayo-layo pa. Tsaka, Christian, ano eh, when we talk of modernization kasi, pag, let's say, for example, binili mo ngayong araw. Yung binili mo na yun, makikita mo yon 3-4 years from now. Okay? So, yun ganun yung gestation period ng ating acquisition process. Eh. And lalo na kung sa Navy, barko, or even sa Coast Guard. Okay? Now, isa pang problema, yung balik ko yung numbers game, ha, yung quantity issue. Kasi hindi, I don't think we can match yung acquisition sa acquisition tempo natin, kaya natin tapatan yung China in terms of paramihan ng barko. Okay? Even the US, yung US Navy, nahihirapan. Kasi I think I mentioned it in previous discussion, as early as 2015, nalampasan na actually ng PLA Navy yung US Navy in terms of numbers of combatant vessels. So even yung US Navy nahihirapan. That's why ang strategy niya ngayon is to work with other allies and partners para kumbaga reverse import eh yung nangyayari imbis na tayong dumepende sa kanila dumedepende na rin sila sa atin para mapilapan yung gaps nila in terms of yung number of combatant vessels. So across the board may problema ganun. Now merong ibang possibility na ano, tingnan natin yung emerging technologies. Okay? So kung titingnan natin yung experience, ang lagi ko binibigay example yung Ukraine eh. Okay? Yung Ukraine. Ukraine has has no navy. Kumbaga yung navy niya na neutralize ng Russia. But despite that, makita natin yung Ukraine Navy napapalubog niya yung barko ng mga Russian Black Sea Fleet. Okay? Without a navy, anong ginagamit niya? Other types of technology. Missile technology at saka drone technology, okay, para ma-offset yung kanilang weakness, which is wala silang barko pantapat eh. So pwedeng tingnan din yun kasi ang ano rito Christian is ano eh, hindi naman tayo gano'ng kayaman na bansa, okay, and nagko-compete yung ating mga yung resource natin nagko-compete sa other requirements, education, health, public health, etc. So hindi naman pwede ibuhos natin sa defense lahat yung ating resources. So we need to be, kumbaga, smart in terms of buying equipment. Okay? So we look for cost-effective systems that will have maximum return with minimum resources. Okay. So understandable naman lahat yan, no? Actually, giving our current position, talaga hindi tayo aabot sa level na mamamatch natin yung China. Tama naman yan, diba? In terms of number. Pero nga, balikan ko na konti yung pinag-uusapan po natin kanina, yung possibility of asking or tapping our allies to at least escort us during the resupply missions. I think ito kasi yung nawawala ron sa debate, no? Kasi alam natin, sinasabi ng mga Chinese propagandists, ngayon may mga nanonood dito, mga propagandista ng China, sinasabi, bakit yung papasukin yung mga allies? Dapat tayo lang nakikipaglaban sa sarili nating laban. Okay. Mga ano yan, no? Mga tapang-tapangan. Ang point ko naman, US, kunwari UK, Australia, hindi naman sila nag-land reclamation sa West Philippine Sea, di ba? Hindi naman sila bumuo ng artificial islands dyan at hindi naman sila yung nambubuli sa ating mga mangingista dyan. So, hindi sa tama na ikumpara yung ginagawa ng China doon sa iniisip nilang gagawin o interest nitong mga kaalyado natin. Well, especially when we're talking of the specific point of tapping them to escort us for resupply missions. Tama po ba? Yan kasi gusto ko linawin dyan eh. Okay, kasi ang objective ng Chinese propaganda at saka Chinese influence operations, number one, is paano nila bubuwagin yung alyansa natin with the United States. Okay, yun yung primary mission niya eh. Ng propaganda niya at saka influence operations. Pangalawa, yung other partners natin na pumapasok, Australia, Japan. So, paano nila sisirain yung ano na yun?
So makita nyo, yung messaging nila, yung kagaya nga ng sinabi mo, yung messaging nila is actually designed to discourage us from tapping that potential resource. Okay. O sige, bago natin balikan yung ano. Ito yung gusto ko rin tanong sa inyo, no? Panahon na ba? Ito yung panawagan ng ibang mga politiko natin, tsaka na ibang mga Pilipino rin. Is it time to expel or declare as persona non grata the Chinese ambassador to Manila in light of this incidents? Okay. Normally, in that type of scenario, I would defer to the wisdom ng Department of Foreign Affairs. Okay? Kasi may ano yan, merong calibration involved yan in terms of those actions. And normally, if we actually express this distrust or we express disgust over our relations, normally yung ambassador natin yung pinupull out natin. I think that's the, rather than paalisin yung ambassador ng kabilang country. But even then, we need to be more deliberate. Tapos we need to be more strategic in terms of our actions. Kasi pag inalaw natin yung emotion natin na manain, we might be doing things that we will regret later on. Now, as far as this, yung if I expel yung ambassador, well, it might feel good. But remember, the ambassadors are there or the embassies are there actually to provide yung communication between two countries or between two states. Although may problema talaga tayo sa embassy na yan kasi based on doktrina nila, it's actually the embassy that is supervising yung tinatawag nating influence operation. So I do not know what extent dito sa Pilipinas, but definitely meron silang participation doon. Pero at least yung idea of sending a stronger message. Kasi common naman yan, ito yung ginagawa ito ng China sa Philippine vessels. So nagpa-file tayo ng diplomatic protest para hindi natin mapalabas na ano, tinatanggap natin yung nangyayari at walang maliron, di ba? So that's a normal response, diplomatic protest. Pero kasi nga, idea of expelling the Chinese ambassador is being floated to send at least a stronger message. Hindi naman ito yung pagka-cut off talaga ng ano, diplomatic ties. No? Parang do something different to tell the Chinese na gigil na kami. Iba na itong ginagawa niyo talaga. What do you think of that? In my case, not, and this is just my own personal opinion, ang i-recall ko yung ambassador natin. Okay? If we want to show displeasure. Okay? Pangalawa, we need to look at yung levers ng weaknesses nila. Kasi yung gaya sinabi ko kanina, dapat calibrated yung response natin in the sense na kung ano man yung actions natin, dapat mayroong epekto sa kanila. Okay? Ngayon ito, hindi ko sure kung how will this affect yung ano nila, yung proseso nila. That means we need to better understand ano yung galaw nila doon sa partido sa Beijing. And ang the best na makakaano yan, makapanyan is yung ating Foreign Affairs Department of Foreign Affairs natin. Oh, tama naman. Okay. Ito pala sir, no. Kanina pinag-usapan natin yung limits of engagement para hindi siya mag-escalate into kinetic measures. In short, hindi talaga gumamit ng weapon systems ang China, siguro even ang Pilipinas, dito sa nangyari sa West Philippine Sea. Pero do you think with the developments now, with the escalation obviously, do you think it's just a matter of time before this progresses or escalates into a kinetic confrontation? Actually, Christian, at the back of my mind, ang worry ko is yung binibait tayo. Yung binibait tayo para tayo yung mag-escalate, then that gives them an excuse to actually implement a more severe response. I presume naiinis tayo dun sa actions nila sa Ayungin Shoal, naiinis din sila sa atin kasi gustong-gusto na nilang i-take over yung Ayungin Shoal pero wala silang makitang load yung defensible excuse in front of the international community na hindi sila masisira. Okay?
So yun yung at the back of my mind, yun yung tinitingnan natin ano eh. As much as medyo talagang nakaka high blood yung ano yung ginagawa nila. Pero sabi ng sinabi ko, we need to be calibrated, we need to be deliberate sa actions natin. Major power yung katunggali natin, hindi naman 'to pipitsugin bansa eh. Okay? And yung resources niya are way beyond our capabilities to match. That means may yung aking isang professor no, nung bata-bata pa ako, sabi niya, if you have limited resources, the only way you can offset that would be to have a very superior strategy. Okay? Now, whatever is the strategy natin, that should be able to mitigate yung problema binibigay sa atin ng katunggali natin, yung partido ng China. But at the same time, hindi naman tayo matatalo kahit limited yung resources natin. Parang ganito po yan eh. No? Pasensya na rin sa ibang mga nanonood. Baka akala nyo we're advocating for war dito. No? Talagang gusto natin maiwasan. Pero syempre, inisip natin, mukhang, syempre, isa yan sa mga possibilities na pwedeng puntahan dahil dito sa ginagawa ng China. Pero I agree nga, no? Mukha talagang binibait tayo ng bully. No? Ang naisip ko po dyan, sir, yung para bang nasa school yung dalawa, may bully, tapos mayroong binubully tayo yun. Yung araw-araw kang binabangga sa corridor, binabangga yung siko mo, di ba? Medyo tinutulak-tulak ka, pero hindi ka pa naman sinusuntok. Pero pag napikon ka at sinuntok mo, that's an excuse for the bully to actually punch back. And of course, he is stronger at marami siyang backup. Parang ganun ba yan yung nakikita niya? Oh, tsaka problema mo, hindi lang isang bully yung kaharap mo. Eh. Maaring isang bully lang yung nambubully sa'yo, pero meron siyang rest back ang marami-rami, mas marami sa'yo. Okay. Oo nga eh. Pero hindi pa ba sapat na deterrent sa China yung ano natin, yung Mutual Defense Treaty with the US na lately, no, ilang beses nang inuulit-ulit din naman ng mga American officials na ironclad at talagang that will be activated kung atakihin ang Philippine vessel dyan. I'd like to think na it is working. It provides a deterrent effect. Kasi kung wala, mas extreme yung actions, mas aggressive yung actions nila sa atin. So right now, ang nararanasan lang natin so far is yung calibrated na ramming, yung non-kinetic measures. Hindi sila nag-escalate to the point na it will go kinetic. So yung deterrence ng Mutual Defense Treaty, ando pa rin. Eh nakikita natin yun. Kailangan siguro nating i-pursue further yung ating ano eh yung mga joint activities natin with the US and the other partners. Yun yung ano eh yun yung medyo siguro medyo mabagal, baka pwede nating i-increase yung tempo natin para ano maipasok na natin sa ating planning process. Kasi right now parang we're still testing the waters eh. In terms of yung acceptance nung ano nung those types of missions. But eh, yung ano po. Sige pa. Sorry sir. Yung mas madalas na ano freedom of navigation and overflight operations, yung mga FONOPs na yan. Gaano po ba kadalas yan at would it help kung talaga mas dalasan ba? Yung FONOPs kasi Christian in a sense nung inintroduce sa atin ng Amerikano yan and that was when I was still in the actor service. We rejected that, yung FONOPs. Kasi yung FONOPs is directed against states or countries na have excessive claims. Nung earlier years, nung previous years, yung claim natin sa ating ano sa Sprati sa Kalayan Island Group is considered excessive. Eh. Okay. So when kung nagpo-FONOPs yung Amerika doon, pati tayo is being yung FONOPs na yun is also directed at us. Kasi excessive claim yan. That's why iba yung term na ginagamit natin for those types of activities na involving yung ating Philippine Navy. Ano so po the yung term? They're using is a cooperative maritime activity. Hindi po, no? So meron yun, may konting legalist ano yan eh, na iniiwasan natin, both parties. Okay. Oh, okay. May legal nuancing. Kasi yung FONOPs pwede tayong tamaan. Correct. Eh, pero ang sa akin naman, whatever claims yung pinag-uusapan natin dito, no? Kasi nga, balikan natin. For example, yung 2002
DOC, 'di ba? Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea. Nandun naman 'di ba yung ano, self-restraint, tapos yung status quo, etc., etc. Pero between 2002 and now, eh obvious naman kung sino meron talaga excessive ano claims, no? Sino ba naman yung nagtayo ng artificial island? Pinulubos yung mga coral reefs diyan, tapos ginawang isla, tapos minilitarize, 'di ba? I mean, isn't it quite obvious? Oh, that's correct. Pero Christian, although nag-militarize sila ng Isles and Features, they still adhere to the that DOC. Kasi well, hindi naman sila nagdagdag ng inoccupy na features eh. In the like manner, tayo rin. Ganun ba yun? Oo. Kumbaga, constructive compliance. Although, meron constructive compliance to the DOC. Pero kung titingnan natin yung ano yung militarization ng Isles and Features, medyo talagang ano na malayo na talaga ang narating yun. Okay, may balik ako diyan kasi sabi ng Chinese Foreign Ministry, ang root cause daw nung nangyari is that the Philippines broke its promise by refusing to tow away the illegally beached warship. Ito yung tinatawag natin BRP Sierra Madre, attempting to carry out large-scale reinforcements and achieve permanent occupation. Okay. Hinighlight ko yung mga words, no? Large-scale reinforcements. Ibig sabihin, kung yun ang logic dun sa adherence sa DOC, edi ibig sabihin, pwede nating improve yung facilities natin dyan. Pwedeng i-resupply yung BRP Sierra Madre, definitely, especially for humanitarian reasons. Tapos, yung existing structures, pwedeng kumpunihin. Tama po ba? Eh, sila nga, ginawa nilang isla, yung hindi naman isla. That is correct. We are, again, I use the word constructive compliance, since we occupied Ayungin Shoal before the DOC. Whatever we do to improve that, we are still compliant to the DOC. Okay? So, ang nagtipigil na lang sa atin is yung actually yung go signal. No? Sige, ayusin na natin yan. I-repair na natin yan o mag-construct tayo ng mas maayos-ayos na facility dun sa Ayungin Shoal. Okay. O sige, di bali, mahaba-haba pa po ito, no? Admiral Ong, pero maraming salamat po for joining us. Medyo pasensya na ka, nakaka-frustrate yung nangyayari. Pero talagang in the past couple of days, very alarming to para sa maraming Pilipino. And nga po, maraming salamat for joining us tonight po. Maraming salamat, Christian. Ayan. Yan po si Retired Navy Rear Admiral Romel Jude Ong. Yan, paborito po natin yung interview yan, no? Dahil marami po tayo napupulot sa kanya ng mga impormasyon. Yan. Kung naka-attend lang kayo ng kanya mga lectures, marami kayong matutunan in terms of Chinese influence operations. Pero susunod dyan, yan ang pag-uusapan natin. No? Ano, kumusta ba dyan yung mga, ano, yung mga makapili? Kumusta ba kayo? Paano nyo ba dinedefend itong latest na incident sa Scarborough Shoal tsaka sa Ayungin Shoal? Sana nabubusog kayo, ha? Masarap yung pang-loche buena nyo dahil sa mga ginagawa nyo yan, ha? Okay, bago po tayo magtapos, konting shoutout po dito sa ating mga taga-suporta. Napin ko lang, no? Ito, nag-message mismo si Mr. Virgel Santos. Ayan, sabi niya, one of your fans, a friend of ours, as it happens, Wawi Sarmiento tells me she not only does not miss your show but vigorously campaigns for it. She's dying to meet you. But I think a greeting online will inspire enough dreams for now. Ang ganda mag-compose ng sentence, ano, no? Message ni Mr. Virgel Santos, one of the best editors in the Philippines. Ayan, veteranong journalist. Ma'am Mawi, ayan, si Ms. Wawi Sarmiento, maraming salamat po. And definitely, we will meet personally one of these days. Ayan, mukhang i-arrange po yan ni Sir Virgel Santos. Pero maraming salamat po for supporting our program and for telling more people about it. Malaking bagay po yan. Tapos I'd like to, ito, may message coming from Michael Kalinisan de Grano. Ayan, shout out sa kanyang asawa. Pasensya ka na ha. Belated happy birthday sa kanyang asawa, si Rose. Nag-birthday po siya noong December 7. Ayan, maraming salamat sa iyo, Michael, and belated happy birthday to your wife Rose last December 7. Tapos, wow, ito, si Julius Cabangon, nagpadala siya ng message eh. Yung screenshot nung episode natin, sino ba itong kausap natin ng time ito? Ah, si Llamas ang in-interview natin dito. Sabi niya, kilala na kayo ng anak kong 8-year-old. Ayan, pa-shoutout din. Ayan.
Shoutout kay Julius Cabangon at sa kanyang anak. Ano ang pangalan ng iyong anak? Si Timothy. Ayan, Timothy Cabangon. Ayan. Hi sa'yo at saka sa daddy mo, si Julius Cabangon. Maraming maraming salamat sa inyo. Okay? Nga pala, no? Dun sa mga, naglabas na tayo ng maraming shirts dyan sa, Shopee and Lazada. Ayan, grabe ah. Di ko kalahing mabilis na naman masosold out. Ah. Pero may konti pang natitira. And then nagpapahabol tayo ng mga emergency supply para dun sa mga nabitin. No? Mukhang gusto nyo yata pang regalo dun sa inyong mga kaibigan. Pero maraming maraming salamat po sa inyo. Ayan. Kanina, may nagtumatawag sa akin sa Facebook. Galit na galit eh. Oh. Tumatawag. Nagmi-miss call sa Facebook Messenger. Galit na galit eh. Dun sa ginawa kong video, explaining ko ano ba yung trabaho ng isang journalist. Ayan. Kaya mukhang, mukhang nabubulagan kung sino man siya. Ayan. In-explain ko lang kung yung trabaho ng isang journalist sa latest video natin. Oh. Galit na galit. Wow. Iba talaga mag-isip ang mga tao, no? Oh, si Ma'am Vivian Sarabia nag-message. Ayan, pinsan pala niya si Wawi Sarabia Sarmiento. Wow, small world. Maraming salamat po. Ito pala, may nagpapa-shoutout. Maraming salamat po sa iyo, I am Jade M. Tsaka si Ma'am Mirna Sumido. Ito, shoutout po kay Father Bo A of the Diocese of Imus. Oy, Father, maraming salamat po. Ito, nagulat din ako. Isa rin sa mga order ng shirts. Nakalagay, Father Aris, Ariston Season. Sabi ko, kilala ko to ha. Si Father Aris Season to. Ako, Father, maraming salamat. Thank you po sa inyo. No? Hindi ko akalain. Maraming maraming salamat po sa suporta. Ayan. Okay? O sige, marami po tayo pag-uusapan. No? Maraming nangyayari development niya sa House of Representatives. Yung resolution para suspindihin yung operasyon ng SMNI. Diba kanina, nagpatuloy yung congressional hearing dyan po sa SMNI. Diba? Napag-usapan yung pagpapakalat ng fake news, quote-unquote, ng SMNI. Yan. Tingnan natin kung ano yung kahantungan yan. Okay? So maraming salamat po sa inyo. Kita-kita po tayo bukas. Again, ako po si Christian Esguerra sa Team Replay tsaka sa Team Delay. Maraming 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 salamat po. Magandang gabi po sa inyong lahat.